Ito yung aking paboritong hipon. Kain tayo mga sana-sana. Luto ko ng maaga para pakainin ko ng maaga yung aking mga alagad. The alarm goes off, 6 a.m. I try to wake up, but I can't. Good morning mga sana-sana. Ngayon, magluto tayo ng parang laswa style siya. Pero sa probinsya, tawag doon lauoy. Ito po yung ihahalo ko. Bali, ipiprito ko muna tong isda bago siya sabawan. Papakainin natin yung mga anak kong ayaw kumain ng gulay, Diyos ko. Tapos, iprito natin yung isda mga sana-sana. Sabawan natin, haluan natin ng hipon. So, ito yung mga gulay na ihahalo ko. Talbos lang. Talbos na green yung gamit ko. Kasi pag pula, mas lalong hindi kakain yung mga anak ko. Mga mapili sa gulay. Tapos haluan ko ng kalabasa. Maligat daw tong kalabasa na to. Kaya subukan natin lutuin. Papakainin ko yung mga anak ko ng gulay. Bihira pili yung gulay na kinakain nila mga sanosana. Lalo na to si Hannah. Naku, Diyos ko. Parang allergy sa gulay pag ulam ay gulay. Naku. Allergy mga sanosana, hindi nauubos yung pagkain. Si Harold naman, kumakain naman siya ng gulay, pero pili lang pagka ayaw niya. Hindi niya type yung gulay. Naku, pasuka-suka. Alam mo yung style na pagka sinusubuan mo, tapos naduduwal, para bang, ewan ko ba dyan sa mga panlasa nila. Ayan na, ready na mga sana-sana yung ating gugulayin mamaya. Nire-ready ko lang. Bihira kami ng karne mga sana-sana. Ang kadalasan naming inuulam, gulay, isda, manok, yung mga ganyan. Bihira kami magkarne kasi minsan lang din ako pumupunta sa palengke. Eh, kung ano yung mga naglalako dito sa amin na nag-iikot ng isda, yun lang ang madali kong mabili. Kaya laging isda, gulay, ganyan. Pero ewan ko ba tong mga anak ko, masilan sa mapili yung, alam mo ba yung tipong namumroblema ka kung anong ipapaulam, kasi pag gulay na sa aming mag-asawa walang problema kahit anong ulam dyan basta walang lason, okay lang, kinakain namin yun. Itong mga bata, konti lang ang kinakain pagka gulay ang pag-usapan. Kumakain sila mas sabaw-sabaw lang. Tapos pag isda naman ipiprito mo, gusto yung prito lang, huwag mong sabawan, yung ganon. Eh, gusto kong may sabaw palagi kasi para malunok agad yung pagkain. Kasi pagka walang sabaw, dry, ang hirap, ang tagal sa bibig, ang tagal naka-stack yung pagkain sa bibig. Pakulo muna tayo ng tubig. Asin mga sanosana, sibuyas, kamatis. Isunod natin yung kalabasa kasi medyo makapal yung cut ko nito. Para lumambot na siya. Isunod natin mga sana-sana yung hipon. Malambot na yung ating kalabasa.
kasi hilaw kasi yung ating hipon. Yung ating isda naman ay luto na, kaya saglit na lang na. Ilagay na natin yung isda, mga sana-sana. Mga ano lang, apat na, tatlong piraso lang. Pampalasa-lasa. Huwag natin ubusin para mayroon pa mamayang hapon. Lagyan na natin ng timpla, mga sano-sana. Magic sarap para mamagikin yung ating niluto. Sasarap lalo. Charot. Kanting paminta. Isunod na natin yung star of the day. Charot. Talbos. Ang haba naman ito. Putulan natin. Ang talbos ay super healthy. Kunting ano lang to. Saglit lang baga. Kasi madali lang tong dahon maluto. Tikman muna natin, mga sana-sana. Ayos na ba yung timpla? Parang medyo matabang. Dagdagan natin ng konting asin. Medyo parang bumubula siya kasi dahil yan sa hipon. Kaya parang may bubbles. Luto na! Ang sarap-sarap ng ulam. Ito yung aking paboritong hipon. Kain tayo, mga sana-sana. Luto ako ng maaga para pakainin ko ng maaga yung aking mga alagad. Kaya parang may bubbles. Luto na! Ang sarap-sarap ng ulam. Ito yung aking paboritong hipon. Kain tayo, mga sana-sana. Luto ako ng maaga para pakainin ko ng maaga yung aking mga alagad.